Sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong programa, Bible Study on the Air. At sa araw po na ito, pinaparating po namin sa inyo ang aming pagbati. At on air na po tayo at pangunahan po tayo ni Pastor Ryan sa ating pong opening prayer. Kaya tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa gabi nito. Nabinigay niyo po kami ng pagkakataon, Panginoon, na muli pag-nilay-nilayan po ang inyong salita. Gabayan niyo po ang mga panelists ngayong gabi upang magamit niyo po kayo, Panginoon, ibang upang maging tagapagsalita mo, tagapaghatid na yung mensahe, Panginoon, sa inyong mga tagapakinig at tagasubaybay, Panginoon. At gabayan niyo po sila na inyong pumbanan na spirito. Sa gabi nito, Panginoon, patuloy na lumago aming pananampalataya at patuloy po kami makasunod at makapaglingkod para po sa inyong kadakilaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. At what a beautiful day. Amen. Wala na si Bagyong Kiko. Si Jolina. At saka si Jolina. Nagsama na. Purihin ang Diyos. Ano? At a bright, beautiful future ng ating bansang Pilipinas. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Yung ating pong text ngayong araw ay yung 2 Corinthians chapter 1, verse 21 to 22. Masahin ni James. At tara po. The New King James Version po muli. Now he who established us with you in Christ and has anointed us is God, who also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. May guarantee talaga. Amen. Sa Diyos kasi may guarantee eh. No? Establish. No? Sabi niya, now he who established with us with you in Christ has anointed us in God. Do you imagine that, no? Praise God. So una, ano po ang unang-unang in-establish ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya? Pastor, kapag narinig mo yung salitang establish, pag nirelate mo siya sa isang negosyo o sa isang produkto, establishment. Diba, lahat naman ng tao, ba, ngayon sa online, mahilig sila magbenta ng mga kung ano-ano. Mm-hmm. Pero kadalasan, nag-iisip ka eh. Legit kaya ito? Hindi naman kung marami star eh. Oo, pero pag nakita mo yung isang tindahan, establish, parang hindi ka na masyado nag-iisip eh. Mga branded na po, no? Parang sabi mo, establish na to eh. Ilang taon na tong nagbebenta, maraming star, lagpas na yata sa lima. Magaganda yung mga review. Oh, may review, may testimony. Oh, pag nakita mo, parang pwede sa mga, uy, established na to. Bibili ako dito. Established eh. Oh, pag nabasa mo yung word na established kasi, eh, doon sa binasa natin kanina, ang Diyos ang nag-establish sa atin. Matindi yung backer natin. Amen. Grabe. Ang yung backer natin matindi. Ang Diyos ang nag-establish. Mm-hmm. Oh, mabigat yan. Eh, bagamat yung tinayo ng tao ay kapanipaniwala, how much more yung tinayo ng Diyos? Amen. No? We were established according to God's word. Sabi ng Romans chapter 16, verse 25. Now to him who is able to establish you according to my gospel and preaching of Jesus Christ,
according to the revelation of the ministry, kept secret. May secret pa. Since the world began. So yung pag-establish sa atin ng Lord sa lahat ng kanyang mga lingkod, ay matagal na yan. Okay. Sabihin, hindi ito bagong bagay. Ito'y lumang bagay. No? Kept secret lang. Yan. Parang noon pa talaga yan. Nung kapanahunan pa ng ating Panginoong Diyos na sinasabi sa mga lingkod niya. No? So every time na ini-establish ng Lord ang kanyang mga lingkod, pinatutunayan ng Diyos na nandun siya sa likod ng kanyang lingkod. Amen. So yun yung importante. The name behind the product. Okay. At binanggit din po Pastor doon, no po, sabi po doon, no, God is able. At siya po yung mismong ano po, siya po yung mismo mag-establish sa atin. Eh, of all the ano po, no, of all the years, ang Panginoon na po eh yung kanyang ginawa ay naranasan ng iba't ibang mga tao. And God has been consistent from the start na ano po, siya po ay talagang Diyos na tapat at Diyos na hindi iiwan ang kanyang mga anak na sumusunod at naglilingkod sa kanya. Pastor Rick, kaya nga yung word kasi established, Pastor Rick, process yan eh. Hindi basta nangyari, hindi may beginning. Yung establish yan mo kasi mag-uumpisa, mayroong umpisa yan eh. Hanggang sa ikaw ay naitatag. Naitatag. Oh, parang ano, Pastor, no, since 1901. Naitatag. Established since. Hindi ka pwedeng basta nandun lang eh. Kailangan mayroon kang dadaanan. Parang tinanong, saan ba yung tindahan mo? Wala lang. Parang, anong maniniwala kung wala lang, no? So, ang isang bagay na kapanipaniwala ay may malinaw na pinagmulan. At ang pinagmulan po ng Panginoon ay yung unchanging nature po ng ating Panginoon. Sabi nga po ng Deuteronomy 32:4, He is the rock. His work is perfect, for all His ways are justice. A God of truth and without injustice. Righteous and upright is He. So yung ating pong pagkaka-establish bilang mananampalataya ay nagmula po sa katotohanan na ang Diyos ay hindi naghisinungaling, na ang Diyos ay hindi nagbabago noon ngayon magkakailanman. Kaya ang mga mananampalataya po niya ay ganun din, nakatayo, nakasandig sa katotohanan po. So yun yung una, yung in-establish tayo ng Lord through His gospel. Amen. No? At pangangaral ng salita ng Panginoon. Pangalawa, yung pagkaka-establish sa atin ng Panginoon, yung Colossians chapter 2. Oo po, ganda niya. No? Sabi niya, eh, as you therefore have received Christ, Amen, the Lord, so walk in Him. Yung palang dapat na tumanggap sa Panginoon, itinanggap mo eh. Okay. Maglakad ka sa Panginoon. Rooted and built up in Him. Established in the faith. Amen. Kaya pag walang faith, hindi ka ma-establish eh. No? With thanksgiving, oh, Pastor Philip. Kaya nga po eh, isa po sa makikita po natin example, yung 12 disciples po, no? Kung paano sila in-establish ng Panginoon, kung paano yung pagkatawag sa kanila, na nakita po natin na sa loob po ng maikling panahon na pagsasama nila, ito po yung binigyan din ni Paul na yung pinagtibe talaga ng Diyos, yung kanilang panampalataya. Naging matibay sila, naging matatag. Kung titignan po natin si Paul at yung mga disciples, nakita po natin kung gaano katatag si Paul ano, sa ministry niya na matindi po yung kanyang karanasan o pinagdaanan. But nakita po natin yung katibayan ng kanilang pananampalataya at paniniwala sa Diyos sapagkat tunay nga po na yung tinatak ng Diyos sa puso nila, ang salita ng Diyos katotohanan ay naroon talaga sa kanilang mga puso. Yung sinasabi ito na talaga nag-ugat, naging matibay. Kaya kahit anong bagyo, suliranin, hindi po sila natitinag, nanatili po sila pananampalataya nila. Maski pandemic, Pastor. Maski pandemic. Hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Once you are established in the Lord, no? Yung tibay ng pundasyon na yun ay nagsimula sa Ebanghelyo. Now, ang Ebanghelyo ng Panginoon ang siyang buting balita na nakarating sa atin. In-establish niya yung paniniwala, yung pananampalataya. Amen. Up to the point na yung pananampalataya, nag-evolve yan eh. Hindi lang yung ebanghelyo kasi it's a good news. Yeah. Once na narinig natin yung good news, in-establish, ay, totoo yan. Naniniwala ako dyan. Establish yung faith
And then later on, ang bunga niyan ay good works. Amen. Sabi ng 2 Thessalonians chapter 2, verse 16 to 17, James. Sabi dito, now may our Lord Jesus Christ himself and our God and Father, who has loved us and given us everlasting consolation and good hope by grace, comfort your hearts and establish you in every good word and work. May word na, Pastor, may work pa. Siyempre, ano yung sinasalita, yun ang ginagawa. Amen. Hindi lang yung sinasalita. Oh, merong dalawa yan, word and works. So, ang pagkaka-establish ng Panginoon sa kanyang mga manggagawa ay hindi lamang sa magitan ng ebanghelyo o yung mabuting balita. In-establish din tayo ng Lord pagkasunod nun na yung faith. Establish in faith. At ang resulta niya, good word and good works. And napakalaga po yung pastor, eh, no? Binanggit po yung good word and good works. Kaya makikita po natin yung isang mananampalataya na nagpapatuloy doon po saan? Sa paglakad sa Panginoon. Na anuman ang sitwasyon, anuman ang kagaya ng ganito, pandemya, eh talaga pong rooted siya doon sa salita ng Panginoon, doon sa ginawa ng Panginoon sa kanya. At gayon din, hindi po siya nagpapapigil na mag-share at gayon din maglingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, malalong meron pong humahadlang po sa atin. Ano ba? Gobyerno ba yan? O anumang leader? Pero tayo ay hindi magpapadala doon at tayo po'y susunod at maglilingkod sa Panginoon ng mas malalim pa. Parang narinig ko na yung sinabi ng politiko, hindi ako magpapasindak eh. Pastor Dick. Nice kung i-relate po yung sinabi ni Pastor James kanina, yung establishment, the business and the product. I remember sa Makati po kasi, nandun yung lahat ng mga kilalang mga establishment. Parang kumbaga, kung hindi nakatayo yung foundation mo, yung building mo sa Makati, parang hindi ata ako maniniwala sa'yo, parang gano'n. Ano po. Pero the same true with us, kung hindi established yung ating pananampalataya sa Panginoon, eh napakahirap po. Lalo na sa panahon ngayon, ang pagtitiwala talaga natin nasa Panginoon. And still I remember sa tabor po natin, ano po, napakahalaga. Sabi ko nga, pag nabuhay ka sa tabor, marami kang matututunan. Yung isang puno na pinag-uusapan doon sa lugar na yun, yung tuwa daw ay isang puno na napakalalim ang kanyang ugat, hanggang sa pinakamalalim na pinakaugat po ay rooted and grounded. Ganun din po yung faith natin, rooted and grounded with the word of God. Amen. Yeah. Pag pinag-usapan natin yung rooted and grounded, talagang makikita po yun pag may bagyo kung anong puno lang yung natitira. Eh. Amen. Yung iba kasi hindi rooted. Eh. Pag may bagyo, natatangay ng bagyo, Pastor Ricky. Tumutumba. Pastor, eh. Tumutumba, katulad nung ano, papaya. Kasi mababaw ang ugat niya. Papasin mo, pag may bagyo, o nabasa yung lupa, tumatagilid. Yan. Kaya nga dapat, Pastor, yung word na nag-i-establish sa atin, di kailangan talaga. May practice eh. Kasi yung word na yan, kaya nga sabi ng Bible, don't be listener of the word only, but be doers. Amen. Kailangan nating gawin yun para maging establishado tayo talaga. Hanggat hindi mo nailalagay into action yung word na yan, eh walang kabuluhan sa buhay. Yeah. So depende yan sa ugat eh. How you establish. Kaya pag sinabi natin yung puno, establish na yan. Eh. Sabihin, matatag na yan. Yung ating mga puno sa Mount Tabor, yung mga nyog, sa lakas ng hangin, tumatagilid na eh. Pero pagkatapos ng hangin, tumatayo na naman. Kasi, ang dami ng ugat. Well established siya, James. Minsan kasi, Pastor, pag nilagay mo sa mga puno, maganda siyang i-illustrate. Pag tinignan mo, pag nilagay mo naman sa mga pang-everyday life natin, sabi nila, Pastor, yung restaurant na yan, well established. Eh. 20 years na nagsiserve na mga fine dining, mga talaga namang ang sasarap. Ang customer, pumipila, isang buwan bago makapasok doon yung reservation. Pero paso tumama yung ano, COVID. Sarado yung restaurant. So kahit na anong established na pwede nating sabing matatag,
sikat, isang buwan bago ka makapasok. Eh, pag nung dumating yung COVID, Pastor, ano, yung establishment nagsara. Hindi, siya, hindi siya established. Ang talagang established eh, kahit na ano pang mangyari, nakatayo pa rin yan. Ano mang panahon? Oo. Walang panahon, walang bagyo, walang... Kasi yun ang proof. Yan nga. Katulad ng ating Panginoong Diyos. Hindi po nawawala ang Diyos sa panahon ng pandemya. Amen. Hindi po pinagdududahan ang Diyos. Amen. Sa panahon ng pandemya. Bagkos, lalo po nating pinaniniwalaan. Sa panahon ngayon kasi, marami pong mga Kristiyano pinagbabawalan. Oh. Pinagbabawalan ang mga anak ng Diyos na magkaroon ng gathering. Pero, yung ibang mga palengke, pwedeng gathering. Sa ayuda, Pastor, maraming sa ayuda. Ang daming gathering. Babila dyan. Oo. So, imperfect talaga ang utos ng tao eh. Unlike, tsaka, ang daming bias, ano? No. Parang may kampi rito, may kampi ron. Yung alpresco nga, Pastor, hanggang ngayon, hindi pa raw pwede. Yung dine out. Yung dine in out. Pero yung mga karinderya, pwede, Pastor. Eh, bakit yung convention ng ano, PDP laban, eh, pwede. Oo, 400 yun, Pastor. So, may backer po kasi. Tao talaga yan. Sila may gusto eh. Right? So, ang daming ano, oh, eh, ang daming mga, tawag dito, mga loopholes. Kaya hindi mo mapaniwalaan ng tao eh. Ang Diyos, talagang paniniwalaan mo. Sapagkat hindi lamang yung establishment ng kanyang pundasyon, kundi ang bawat salita ng Diyos ay paniwala. Amen. Hindi mo pagdududahan. Oh, eh, sa panahon natin ngayon, pati yung dami ng mga may sakit, di mo maintindihan kung totoo o hindi. So, questionable. Hindi lumalabas ng bahay nung namatay, sino ba? COVID. Ano kaya yun? Mga meron silang dalang ano, special formula, yun na. Sinasaw-saw muna doon bago alam yung sa patay. Magic swab. Na-aksidente, namatay. COVID. Nung swab. Hindi mo tuloy maintindihan kung paano mo paniniwalaan, pero alam natin, talagang malaking negosyo yan. Meron talagang kumikita dyan. Yan. Bago tayo mauwi sa negosyo. Oh, Pastor Rick, anong pananaw natin doon sa pinaka-establish na gusto natin pag-usapan ngayon? Ano? Unang-una, in-establish ito ng Lord sa mga believers. Pagkatapos, yung process na in-anoint niya. Kasi ang mga believer, inilalagay muna ng Lord sa kanyang ano eh, pundasyon eh. Amen. Pagkatapos, ina-anoint niya to. No? Kaya nung panahon ng Jesus Christ, sa Luke chapter 4, verse 18, James, pakibasa ka. Oh, the Spirit of the Lord is upon me. Ito yung panahon na binasa ni Jesus. Yung Isaiah. Sabi niya, because He has anointed me to preach the gospel to the poor, He has sent me to heal the brokenhearted, amen, to proclaim liberty to the captives and recover of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Mm-hmm. May assignment talaga. In-anoint talaga, no? Every time ina-anoint ng Lord ang isang sugo niya, no? May specific na instruction, Pastor. Mm-hmm. Oo nga, Pastor. Hindi yung basta, maski na yung Matthew chapter 20, mababasa natin yung 19 to 20. Very specific ang utos. Hindi yung go, bahala ka na sa buhay mo. Hindi ganun eh. Merong specific talaga yung anointing, amen, na ibinibigay ang Lord. In short, eh, parang ano yun. At ang nag-guarantee nga dyan, Pastor, yung spirit niya na binigay sa atin. Kasi the spirit, yun ang bali nagbibigay sa atin ng kaalaman, you know, na the Spirit enables us to do kung ano may yung dapat na ipagawa ng Panginoon para tayo makagalaw. Kasi pag wala yung Spirit na yan, ano man ang gawin mo is parang walang kabuluhan. Meron nga maling interpretasyon pa nga dito kung minsan eh, sabi niya, tingnan nyo nga anointing na sinasabi ng Lord to preach the gospel to the poor. Mahirap lang daw. Basahin niyo mabuti yan. Poor in spirit yan. Amen. Hindi yan para sa mahirap lamang. Kaya daw ang ebanghelyo para sa mahirap lang. Hindi po, para po sa lahat yan. Kaya lang yung poor in spirit. Ah. Merong iba-ibang mag-i-interpret ng ano eh.
sabi ko, yung Bible nandiyan na nga, ini-interpret mo pa. Huwag mo na i-interpret. Because the Bible interpret itself. Amen. Dapat hindi na natin pinakikialaman yung interpretation niyan. Naalala ko, Pastor, doon sa Old Testament, yung anointing kasi, ano yan eh, nako-consecrate ka. Parang, pag sinabi mong ikaw ay na-anoint o yung isang bagay ay in-anoint ng isang pari, ano yan eh, automatically set apart na yun eh. Parang, na-separate na yung, bawa itong baso, eh, in-anoint yung baso. Separated na to, hindi na to pwedeng gamitin ng iba eh. Kasi para sa specific purpose lang ito. Eh, ang Diyos ang nag-anoint sa atin eh. Amen. So, malamang, hindi purpose mo, purpose ng Diyos. Yun. Kailangan maintindihan natin na yung anointing galing sa Diyos, ibig sabihin, may pinagagawa ang Diyos. In-appoint ka. Ayun nga. Oo. Ito yung appointment mo, ika. Yan. You preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, to proclaim liberty, to set the captives free. Meron pang healing, recovery of sight, Pastor. Amen. So, yun yung mga job description. Kung titignan natin ngayon, ano, yun yung mga ano, Pastor Pinel, di ba? Na, isa po sa mga, halimbawa, makita po natin sa Book of Acts, chapter 1, na kung saan eh, bago po humayo yung kanyang mga apostle po, ano, na kung saan sabi doon eh, bababa ang banal espiritu at ito po yung maging guide talaga ng bawat isa. At papatunay na talaga ito ay mga lingkod ng Diyos. Kung ano yung ginawa ni Jesus na mga healing deliverance ay mangyari din po because of the power of the Holy Spirit. Kaya nangyari nga po ito, no? Kaya doon sa journey po ng mga apostles, marami po ang nagtataka, nagulat sa mga sa power na naranasan po ng mga apostles na ito. Dahil nga po, ito ay galing po sa Diyos. Tandaan po natin, kapag tayo po lagi nagbabasa ng Biblia, tandaan po natin na kapag ito'y mula sa salita ng Diyos, mangyari po ang lahat ng bagay na ito. But maging maingat po tayo sa panahon po natin ngayon, lalo sa ito po, sa panahon natin ngayon, sapagkat marami na po talaga lumilitaw. Sasabi sila yung sugo ng Diyos. Kaya maging maingat po tayo mabuti. Kaya pagtibayin po natin yung ating pundasyon una sa Panginoon. Amen. Yun po yung pagkakaiba ng anointed eh. No? At saka nung mga tinulak lang eh. Kasi yung process hindi mo mababago eh, no? Yung ebanghelyo nang dumating sa atin, hindi naman nagtapos dun eh. Ang pagkasunod nun eh, in-anoint ka eh. You were specifically called to do a specific job in ministry. Kaya nga merong vision and mission ng ibang ang ministry. Oo. Other than that, eh, ano ang gagawin mo, Pastor Bet? ang consecration po kay sa nabanggit po ni Pastor James sa Old Testament na po. Mga bagay ay hinahandog sa Panginoon. Like yung mga gamit sa altar, yung lugar ay ina-anoint din po yan, binibigyan din po yan ng consecration. And I remember the story of Samuel. Si Samuel po ay hindi pa ipinapanganak, ay pinangako na ng kanyang nanay na ihandog sa Diyos. I-dedicate, consecrated, at in-anoint. Hanggang sa huling buhay po niya, ay naglingkod po si Samuel alang-alang po sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, sa ginawa ng Diyos sa kanyang pamilya, at sa kanya mismo bilang isang lingkod ng Panginoon. At yung anointing kasi napakahalaga. Kaya yung anointing ni Samuel ay nagdulot sa kanya ng kabuuan ng kanyang buhay mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang huling buhay po ay naitalaga talaga at nakapaglingkod talaga siya ng lubusan sa Diyos. Napakahalaga po yung anointing sa kanyang consecration. Kasi yung anointing galing sa Diyos yan eh. Amen. Basahin natin yung 1 John chapter 2, no? Makikita po natin, James. Sabi dito, but the anointing which you have received from him abides in you, and you do not need that anyone teach you. But as the same anointing teaches you concerning all things, and is true, and is not a lie, and just as it has taught you, you will abide in Him. Mananatili ka talaga. Amen. Ang pag tinawag ka ng Diyos, no, hindi lamang yung ebanghelyo ang nag-enlighten sa'yo. In-anoint ka ng Panginoon, mananatili ka talaga.
Kasi meron itong tinatawag na ano eh, unbroken promises. Mm-hmm. Hindi nasisira yung ating ano. Ano ba yung unbroken promises? Yun yung covenant. Amen. Oo. Kaya ang Diyos eh, ang Diyos mismo nag-establish ng covenant eh. Siya ang nagbigay sa atin yan. Sinasabi niya, anak kita, ako yung iyong ama. Pastor Rick. Question lang, Pastor. Yung ba ay, you know, yung sinasabi dyan, pwede bang mawala sa iyo? Yung, sa Biblia po, yung calling down natin eh, irrevocable. Eh. Romans 11:29. Hindi nawawala. Nung tawagin tayo ng Diyos, eh, kasi kung nawawala po yun, eh, nagkakamali po ang Diyos. Mm-hmm. Hindi po nagkakamali ang Diyos nung tawagin tayo ng Diyos. Mm-hmm. Ang nawawala po ay tayo, hindi ang Diyos. Yeah. Kaya irrevocable siya. Yeah. Dapat maintindihan natin yon. In short, hindi nagbabago yung posisyon ng Diyos nung tawagin ka. Hindi nagkakamali ang Diyos nung tawagin ka. Ngunit, may mga tao na matapos tawagin ng Panginoon, nagbabago ng posisyon. So it becomes a problem. Yeah. Hindi ng Diyos. Pero kasi yung pastor, mga ano, iba, ay nangihimagod eh. Hindi sila nagpapatuloy. Siya parang sabi nila, wala na yata akong anointing. Hindi po, ito, magandang topic po yan. Hindi po nagbabago ang posisyon ng Diyos sa inyo. Kasi because of the very word na ano, your calling is irrevocable. Romans 11:20. So ibig sabihin, kung ikaw ay sa mandaling nawala, pwede kang bumalik. Kasi hindi siya nakakansela, Pastor Rick. Eh. So, meron ka lang aayusin, eh hindi naman inaalis ng Lord yung appointment mo eh. No, until such time na nag-expired ka. Pero sa Old Testament, Pastor, merong mga ganong practice, katulad si King Saul, na inanoint siya ni Samuel, at may instances pa nga doon na nag-prophesy siya. Nagtanong yung mga tao, parang hindi naman to propeta, ba't nag-prophesy ito? Kasi nandun sa kanya anointing eh. Pero nung dumating yung panahon na, di ba, tinanggal na nga sa kanya yung anointing at ibinigay na kay King David, na may mga panahon pa na inaalihan na siya ng masamang spirito. At kailangan pang tumugtong si David para lang lumayas yung masamang hangin sa kanya. Makikita natin yung malaking pagkakaiba ng Old Testament sa New Testament pagdating dito sa salitang anointing. Kasi yung anointing natin ngayon, direct galing sa Holy Spirit. Eh kapag ang Holy Spirit ay nasa sayo, eh parang paano mo ba sasabihin yun na mawala ang anointing sa'yo? Inasa sa'yo nga. Nasa sa'yo mismo ang Diyos eh. May sinasabi ang Biblia doon na do not grieve the Holy Spirit. Ayan. May mga kasalanan na umahantong kasi. Kasi isa sa mga dahilan yan, yung word na disobedience. Yes. No, yung disobedience. Kasi kapag ang isang lingkod ng Diyos ay patuloy na nagdi-disobey. Yun na nandiyan na, no, Pastor? Ano yun eh, isang uri ng spirit yung tuntawagin eh, rebellious spirit eh. So, mayroong pagkakataon doon na pag hindi kayo tumigil, no? Ibang espiritu na yung darating sa iyo, yung deceiving spirit eh. So, kaya kung minsan, akala mo, nasa Diyos ka pa rin, yung pala, pumalis ka na sa Diyos. Kasi hindi man nanatili sa iyo ang Panginoon kung hindi ka na nanatili sa truth eh. So, yun yung basihan doon kung bakit dapat maintindihan natin yung pagkakatawag ng Diyos at pagkakalagay niya ng anointing sa iyo ay nagpapatuloy sapagkat binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na muling bumangon. Amen. Isang simpleng example siguro dyan, pag nadapa ka, hindi ka naman nakahiga lang eh. Tatayo ka. Amen. Tatayo ka, babangon at babangon ka because we're not perfect. You're not God. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo Diyos, eh, o tao tayo, na magpapatuloy tayo sa pagkakamali. Every time magkakamali tayo, bumangon tayo. Sapagkat ang Diyos ay laging nandun upang tayo'y tanggapin muli. Amen. Pastor James. Yan ang malaking kagandahan ng grace ng Lord.
na tinanggap po natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. At yung anointing na naranasan natin ngayon ay ibang-iba katulad ng Old Testament. Kasi minsan na pagbinasa natin at kinote natin yung sa Old Testament, tapos nilalagay mo yung context na yun sa New Testament, syempre hindi talaga magmamatch yan. Kasi parang katulad kay ano lang yan, kay Samson lang yan eh. Diba yung ano, bawal siyang magupitan. So basically, dahil nasa right siya, eh talaga naman napakalakas. Oo. Pero nauto siya ni ano ni Delilah. Ni Delilah. Oo. Abi Samson, hindi mo yata ako mahal, nagsi-secret ka sa akin. Eh nauto na nga siya at tinuro niya, nasabi niya eh pag ginupit yung kanyang buhok, ayun na. Nasabi. Eh nagupit na nga yung kanyang buhok at nawala yung kanyang anointing. Dahil doon. Pero mapapansin mo, nandun yung restoration ng Diyos. Amen. Nung panahon na humaba na ulit ang buhok niya at nanalangin siya. Panginoon, ibalik mo sa akin ang mapatay ko itong mga nandito sa harapan. The Philistines kasi. So basically, makikita mo pa rin yung pagkilos ng Panginoon. Kasi nga, sabi nga natin kanina, yung calling natin, irrevocable. Ang Diyos, alam niya yan eh. Pero dapat huwag po tayo ding maging matigas ang ulo. Marunong din tayong bumalik doon sa tawag ng Diyos sa atin. Kasi may anointing ka eh. Binigay sa iyo ng Panginoon yan. Kailangan marunong kang bumalik dyan. Marunong kang magsabing, Panginoon, sorry na. Huwag yung parang superficial lang eh, I am sorry. Dapat talagang ano, lapit ka sa Panginoon, mag-repent ka, magbalik ka ng, kumbaga yung dating maling pangunawa, baguhin mo na, bumalik ka doon sa ma-establish ka ulit sa Panginoon. At na matanggap mo ulit, ma-renew yung anointing na nasa sa iyo. Okay. Pastor, yun nga po, clear po doon na sinabi sa 1 John chapter 2, no, binasa natin kanina. Nasabi doon, the whole, that same anointing niyo, yung galing po sa Holy Spirit, will teach us ano po concerning all things. Kaya yung mga bagay na yun, tama, mali, eh, yan po yung papakita ng banal na Espiritu sa atin. Kukonvict niya tayo, kagaya nung doon po noon, mga time po nila na mga anak ng Diyos. Gayun din po, sabi doon, sabi no, just as it has taught you and you will abide in Him. Kaya pala, yung tinuturo ng banal na Espiritu sa atin, eh yung palang kailangan natin para tayo yung makapag-abide. Ano man ang ating po mga nararanasang tukso, ano mang nararanasan nating trials, ano mang persecution, may banal na Espiritu ang magsabi sa iyo, oh, balik ka lang, medyo bumagsak ka, nadapa ka nga, may Holy Spirit na magsabi sa iyo, ano, anak, balik ka sa akin at tayo magpatuloy sa tawag ng Diyos. Ang tawag po ng Panginoon sa atin ay parang pwede nating ilagay sa isang halimbawa na prerequisite. Nagsimula siya sa mabuting balita, paghahayag ng mabuting balita, pag-anyaya, ang good news ay dala ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng ibig tumanggap. Nung tanggapin natin ang mabuting balita at nanatili tayo sa Kanya, ang ginawa ng Panginoon, secondly, in-anoint tayo so that you become more stronger, abiding in Christ, no? And to work with the relationship. Kasi kung wala ka namang anointing, di wala kang appointment, wala namang inuutos sa iyong Panginoon. Hindi ka set apart for God. Eh bakit mo ginagawa yun kung hindi ka mainuutosan? Isang magandang tanong yan, sabi, marami natin narinig yan madalas, na tinawag ka ba ng Diyos? Kasi kung di ka naman tinawag, ay di hindi ka inuutosan. Eh bakit ginagawa? Tinulak, pasto. Kasi ang naglilingkod mo, inutusan eh. May anointing po na nagsasabi na itong gawin mo, anak. Amen. So thirdly, hindi ka lang inutusan, sinilyuhan ka pa. Amen. Alala ko, pastor, noong unang panahon, yung seal, kasi iba na yung seal ngayon eh. Do not accept when the seal is broken. Noong unang panahon kasi, yung seal, it represents a person. At kapag yung person na yon, it represents authority. Kadalasan, ang merong seal o may selyo na hawak ay yung emperor, yung hari, yung anybody who is in the top, yung nasa high authority, na pag may ginawang sulat yan, seselyuhan yan. Authentic ba yan? Once na seselyuhan yan, pastor, hindi nila basta-basta pwedeng buksan yan eh. Specific yun, kayong messenger, dadalhin niyo, kailangan nakaselyo yun.
Kung halimbawang tatawid pa siya ng ilong, tatawid pa siya ng bundok, pagdating na pagdating niya doon, saka pa lang pwedeng sirain yung seal na yun. Ako narinig na ganun eh. Sabi niya, do not accept when seal are broken. Yung seal, matindi yan. Hindi pwedeng ano eh, paniwalaan kapag broken. Napakahalaga na ang isang Kristiyano ay hindi lamang inanoint, kundi sinelyuhan siya. Amen. May Diyos na nagpapatotoo. Amen. Para sa kanya. O James, masahin mo nga. Sabi dito eh, sa 2 Corinthians 1:22, who also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. Ayun, yung selyo pala, ay garantisado. Oh, amen. Ibigay ng ano, the seal is not broken. It guarantees the product. Diba? Tsaka ito, it implies ownership eh. Pag-aari tayo ng Diyos. Maalala ko, pastor, sa probinsya ito, yung mga young na hayop. No? Baka ng kalabaw. Pagkano, minamarkahan yun. Ang nakamarka doon yung pangalan ng may-ari. So, yun, yung seal na yun, nagsisignify na akin yan. Walang pwedeng umangkin yan. So, ganyan din. Sinelyohan tayo ng Diyos, signifying that we belong to God. Pastor, bawal na daw ngayon yun, ha? Animal cruelty daw yun. Kaya ngayon, dito na lang sa tenga. Lalagyan nila lang, ano? Ng tag. O, yun. Lalagyan na lang daw ng tag ngayon. Madaling mawala yun. Yun po yung seal. Katulad po nating mga mananampalataya, no? Sabi nga po ng kasaysayan, kapag may selyo, ito ay pag-aari ng isang tao. Mm. Ito po ay pinaputunayan yung authentic yung dokumento, authentic yung sinugo kasi merong selyo. Kasi pag walang selyo, maaaring sa iba galing. At ito na po ay senyales din po ng authority. Katulad din po sa atin, tayo po na may mga naranasan natin yung pagsama ng banal na spirito, tayo po yung sinelyohan ng Panginoon upang patunayan na tayo yung kanyang pag-aari, tayo po yung kanyang mga anak, na tayo po'y tunay ng mga mananampalataya at tayo po'y may authority to discharge yun pong pinapagawa ng Panginoon sa atin. Katulad po nung anointing na binigit po kanina, na sino man pong inanoint ng Panginoon ay may pinapagawa sa kanya. At sino mang naselyuhan ng banal na spirito ay may authority to discharge yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Yeah. So, yun po'y dapat makita po natin na ang kahalagahan po ng pagkatawag sa atin ng Diyos ay dinaan niya talaga sa proseso eh. May proseso. Hindi siya overnight na nagkaganon lang eh, no? No? May proseso na pinapaliwanag ang Biblia kung paano ang nagiging produkto o palatandaan ng isang tunay na mananampalataya. Hmm. Hindi lamang nakapakinig ng ebanghelyo, tinanggap ang ebanghelyo, at sinunod ang ebanghelyo, kundi pagkatapos nun, in-anoint siya. May anointing. No? Mm. Ang Diyos mismo na tumawag sa kanya, in-anoint siya. Mm. Pagkatapos, binigyan siya ng palatandaan. Yung seal kasi, palatandaan yan eh. No? Ano ba yung mga produkto may seal? Yung bang best before, di ba? Di ba seal din yan? Hindi. Parang ano? Ano si lahat po ng produktong merong galing sa isang establishadong kumpanya, establishadong manufacturer, kailangan may selyo. Kasi kung walang selyo, ito po ay parang fake o gaila po saan-saan. Dati, pastor, yung sulat, yung love letter. Oh. Sinisilyo ang laway lang, pandikit. Stamp. Yun naman, stamp na may para patali. Stamp. Pero yung talaga selyo niyan, talagang ano, yung balot. No? Unang panahon. No? Yung product in itself, naka-wrap siya mabuti. Di ba? Parang ano, paano yung malalaman yung fake tsaka hindi? Parang ganun, di ba? May mga ano pa nga po yun, special printing pa eh, na may parang hologram pa, may parang pera, paper pa, i-print yun para mapatunayan po na authentic. Ito yung pag-aari ng isang establishadong kumpanya at meron po siyang yung quality dala-dala po nung produkto na yun dahil po dun sa sale yung meron siya. Hmm. So, paano mga nalaman kung hindi authentic, no? Eh, kapag ano po, kapag yung selyo ay hindi tunay. Eh, pag ang tao naman, kapag nalaman. Ang, nasa mukha yan, pastor. Yung spirito kung dala-dala niya po, eh, hindi galing sa Panginoon. Ayun. Yung kanyang ginagawa ay dahil gusto lamang niya, o dahil ambisyon lamang niya, hindi po pinapagawa ng Panginoon. Kasi po, ang isang authentic, ang isang pag-aari ng Diyos, ang ginagawa po niya ay yung kalooban lamang.
ng Panginoon. Ako ang tingin ko dyan yung ano eh. Pag sinabi mong nasa sayo yung seal ng Diyos, ibig sabihin yung nature nung Diyos. Kasi siya ang nag-seal eh. Basically, it represents himself. Pag sinabing ikay may selyo ng Diyos, you are representing God and the fruit of the Spirit is in you. Kasi paano mo sabihing may seal ka eh, ikaw pala eh, ano, nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi naman pwede yun. Wala yung seal sa'yo automatically. Dapat nagre-reflect sa'yo kung ano yung nature ng Diyos. God is holy. Isa yun sa sinabi ni, ano eh, ni John eh. Ang tunay daw pong anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Amen. Isa sa palatandaan niya. Kasi wala pong anak ng Diyos na nagpapatuloy. In short, tumitigil. Pag nalaman niyang mali, titigil siya. Pero ang hindi anak ng Diyos, eh, walang tigil. Walang gumpay, ha? Walang tigil, oo. Hindi mo matuturuan yun. Oo, hindi mo siya mabibigyan ng magagandang payo kasi hindi nga anak ng Diyos, eh. Walang selyo. Hindi magpapatuloy. So, walang fear of the Lord, na pastor? Wala, oo. Ang fear lang niya, yung sarili niya. So, ito yung mga ilang bagay na magandang makita po natin sa liwanag ng salita ng Diyos. So, ulitin natin, no? Ang una, yung ebanghelyo na napakahalaga na dumating sa atin. Ang ebanghelyo po ay para sa lahat. Amen. Kaya ito'y pinangaral, eh. Ha? Sa lahat ng bansa, sabi ng Matthew chapter 28, yung Great Commission. Amen. Up to the ends of the world. Hangga sa dulo. Now, yung mga tumanggap noon ay tinipo ng Panginoon upang i-anoint. Amen. Many are called, few are chosen. And then, these few chosen people of God were anointed by God. To what? To preach the gospel. To heal the broken-hearted. Ang dami niyang mga palatandaan o yung mga assignment, in short. Yan. Now, para mapatunayan na sila nga talaga yung lingkod ng Diyos, sinilyuan sila. Amen. Na sila nagpapatuloy sa paggawa ng kabutihan at ng kabanalan. Oh. Di ba, Pastor, sinabi doon sa Book of Mark, these are the signs of those who believe. Sabi niya, in my name, they will cast out demons. May sinasabi talaga malinaw, so, na malinaw. So, hindi nakakapag-cast out ng demons. Basta baka nasa kanya yun. Mark 16, ano? Mark 16. Oo. Oh. Heal the sick. Oh. Kasi pag nag-lay ng hands, eh, baka ano, pastor, eh. Ano ba? yung mga ano yun, mga albularyo. Eh, naalala ko, meron ako minsan narinig sa, ano noon, sa radyo. Ha? Ano daw, nagpakonsulta siya sa albularyo. At ang nirecommend daw sa kanya, yung ano, Santon Plus? No. Natawa ako kasi mismo yung albularyo naniniwala doon sa mga no-approved therapeutic claim. Nagbago na po sila ngayon. Pinapainom na po nila ng mga supplement. O, yun na pinapainom nila ngayon. Iba na. Modern na po sila. Saka hindi na po sila masyado gumagamit ng mga dating mga gawin nila. Hindi narinig na akong mga albularyo ngayon. Online na rin. Online na nga rin po sila. Nag-upgrade na po sila, Pastor. Tapos yung mga ano nila, mga talisman nila, hindi na sila gumagawa, mahal daw yun eh. Masking tape na lang, pwede na. Sulatan na lang. Mas mura yun, Pastor. Pero dyan yung makikita yung kaibahan ng talagang may selyo ng Panginoon. Kasi yung kapangyarihan, yung authority, yung authenticity po ng Espiritu nasa kanila ay galing po sa Panginoon. Kasi yung pagkapayan ng Panginoon, sabi nga eh, bago araw-araw. Samantalang yung sa mga albularyo, eh ninanakaw lang po ng kalaban nyo sa iba eh. Gagaling ka ngayon, pero sa sunod na panahon, ikaw naman yung pagnanakawan. Pero sa Diyos, yung pagpapala, yung kagalingan na pinagkaloob sa pamamagitan ng tunay na lingkod ng Diyos, ay tunay nga pong nagtatagal. Yung selyo doon na hindi mo pwedeng idayain ay yung buhay na holiness at saka yung truthfulness. Amen. Hindi pwedeng dayain yun eh. Yung talagang inanoint ng Lord, sinelyohan ng Lord, eh, nagpapatuloy po yun, sabi ng Biblia, sa kabanalan. Amen. At sa katotohanan. Amen. Kasi yun ang nagpapalaya sa atin eh. Sabi ng John chapter 8:32 eh. Amen. Yung truth will set you free.
And then ang tunay na anak ng Diyos na sinelyohan ng Panginoon ay nagpapatuloy sa buhay na may kabanalan. Dapat talaga mayroong kabanalan. So, kahit ano po ang sigaw natin na tayo'y nasa Diyos at kapag hindi tayo namumuhay ng tama, ng may kabanalan, eh, hindi po yun authentic. Hindi authentic. Oo. May contamination. Basta naalala ko dati, meron ako nakausap na ganyan, na meron daw siyang anointing. Pero pag tinignan mo yung buhay, sabi ko eh, nakalimutan mo, hindi sapat yung anointing mo, dapat may selyo ka din. Kasi kapag sinabi mong nalinis ka ng Diyos, na set apart ka para sa Diyos, pero wala kang selyo, eh, wala kang guarantee. Na-contaminate ka na. Kaya tuloy, yung ministry, instead na to God be the glory, napuntang ikaw ang may pakinabang, hindi ang Diyos. Maraming interpretation niya, Pastor Mo. Eh. Ang tawag ng Pastor, ministry, Pastor. Ministry. Nakapokus na sa ministry. Ministry. Puro me. May nakausap nga ako, sabi ko, nag-church ka ba? Sabi, opo. Kailan? Once a year po. Birthday. Birthday daw niya, nag-church siya. So, iba-iba ng interpretation eh. Ito yung pinakahuli, napakahalaga nito. Ito yung pinakaano eh. Yung Espiritu Santo mismo. Masahe mo nga, James, sa Romans chapter 8. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Yung mga tinawag ng Diyos, sinelyohan ng Diyos, eh, alam nila yan eh. Amen. Na ang Espiritu Santo mismo ang nagsasabi sa kanila, anak, anak kita. Amen. Sinasabi ng Diyos sa puso niya, sa Espiritu niya mismo, na pinatutunay ng Diyos, anak kita. Kaya nagpapatuloy sila sa paggawa ng mabuti. Amen. Para kasi ngayon, Pastor, eh, yung batang nanilito, ampun ba ako? Nanilito siya, di niya alam. Baka ampun ako. So, hindi siya confident kasi naglilito nga siya. Marami siyang tanong sa utak. Kasi kung nakita yung birth certificate niya. Eh sabi nung kapitbahay niya, sabi nung kapitbahay niya, alam mo, kahit saan mo pang tignang angulo, tingnan mo yung tatay mo, tingnan mo yung nanay mo, tingnan mo yung mukha mo, para kayong pinagbiyak na ang tawag yan, ano pa bang gusto mong preba? Kailangan maintindihan mo yan, na kung tunay po tayong anak ng Diyos, nandun po talaga yung nature ng Diyos. Paano naman siya hindi magdududa? Yung tatay niya maitim. Yung nanay niya maitim. Siya maputi. Magdududa talaga. Pakalbay no, Pastor, kaya maputi. Hindi po ganun ang witnessing ng Holy Spirit. Eh. Ang witnessing ng Holy Spirit ay yung ating nature, yung change. Nature. Yes. Yung pagbabago. Amen. Kaya nga yung nakalagay nga doon sa Galatians chapter 5, Pastor, yung fruits of the Spirit. At the fruit. Ayan. Kailangan nung magmamanifest sa buhay natin yung binanggit doon na nine fruits. Baka latak yun ang manifest. hindi. Kaya may mga bunga sinasabi yung Biblia eh. Hindi pwedeng magkamali eh, Pastor Fidel. Kaya nga po, yung isa sa mga naalala ko sinabi po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 po, no? Na sino man daw pong tunay na kipag-isa kay Kristo, eh wala na yung dati. Mm-hmm. So, siya ay bago na. So, kapag ang isang tao po'y binago at naroon po yung banal na espiritu niya na naan sa kanya, eh mamuhay po talaga siya na may katotohanan, mamuhay, may kabanalan. Pinapractice po natin ang kabanalan sapagkat ang Diyos po ay banal. Kaya yung sinabi po ni Paul doon sa atin nga kay verse na kami ay tinatakan ng Espiritu ng Diyos at nagpapatunay na ang pangakong ito ay hindi na talaga mababago. Bilang tinawag ng Diyos sa ating paglakad, yung pangako po ng Diyos hindi na mababago yun. Tama kayo sabi ni Pastor kanina, Pastor William, na hindi po nawawala yung tawag, tayo po nawawala. Dahil may pagkataon na tayo po bumabalik sa dati nating gawain hindi karapat dapat sa Diyos. Kaya yung pagbabago na ganap, kasabay ng tatak ng banal espiritu, manatili po yun kapag tayo rin po ay nanatili sa Panginoon. Simple na yun. Napakadaling intindihin na no. Unang-una, hindi po pwede magkamali ang Diyos. Amen. Hindi po pwede. Parang meron kaming debate many years ago about salvation. Yung isa naniniwala yung salvation nawawala. Yung isa naniniwala, hindi nawawala. So, sa totoo lang, ang kaligtasan po ay hindi nawawala. Amen. Maaring pagtakhan ng marami
na ang kaligtasan ay hindi nawawala. Kasi po, ang may gawa ng kaligtasan ay ang Panginoong Diyos. Eh, yes. Sa magitan ni Kristo. Pag inalis niyo po na nawawala ang kaligtasan, nawawala si Kristo, hindi po totoo yun. Ang nawawala po ay yung mga taong hindi nagpatuloy sa Panginoon. Yung kaligtasan ay lagi nandoon doon eh. Kaya nga naglagay ng provision ng Diyos sa 1 John chapter 1 verse 9 eh. Sabi niya, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Meron pa po tayong pagkakataon makabalik sa Panginoon. Amen. At magbalik tayo. Sapagkat ang kaligtasan po ay hindi nawawala. Yung mga nawawala, magbalik po tayo. Upang sa ganon, maranasan po muli natin ang grace ng Lord. Amen. Yung kabutihan ng Lord. Yan. So, pag nakikita ko, Pastor, yung, ano, yung salitang guarantee, naalala ko tuloy dun sa Old Testament, pag halimbawa meron silang mga tinatawag na engagement, bawa si ano si, 'di ba naalala mo si Isaac, hahanapan ng asawa. Kaya pumunta yung servant ni Abraham doon sa ano sa kamag-anak niya doon sa dati. Eh ginawa nila parang nung nakita niya yung asawa, yung mapapangasawa pa lang, hindi pa sila nagkasal eh, pero nag-agree. Nilagyan siya ng nose ring. Yung nose ring na yon ay simbolo or guarantee na ano na yon, reserved na yon, engaged na yon, hindi na yan pwedeng, kasi di ba nung unang panahon na nakatakit naman yung ano, so yung mukha nila makita. Ang ganda yung word na reserved, kasi pag na-reserve mo, hindi na makukuha. Hindi na makukuha, Pastor. So, pag tayo po ay naka-engaged na sa Diyos, ang tawag yan eh, guaranteed na tayo, eh yun yung binigay sa atin yung Holy Spirit. Oh, yun yung engagement natin para sa, tawag dun eh, sa wedding day natin, para maiharap tayo sa. Wala ka pa sa langit, pero para sa langit ka. Amen. Amen. Reserved na, Pastor. Eh. Ikaw ay para doon at papunta ka roon. Amen. Yeah. At yung pong kahalagahan po ng guarantee na ibinigay sa atin ng Panginoon ay isang napakahalagang bagay po na dapat bumakita po ng mga anak ng Diyos. No? Especially itong time ng ano ng pandemic ngayon. Ano? Talagang magkakahiwalay talaga yung talaga makikita mo yung anak ng Diyos at saka yung hindi. No? Ang batayan niya yung kanilang paglakad, yung faith, how they walk, and exercises their faith. Pastor Mo. Eh, yan nga po yung napakahalaga sa mga ganitong panahon. Eh. Diyan po talaga natin makikita po yung ating pong pag-establish ating pong pananampalataya. Tandaan po natin yung banal na espiritu na ginaranti ng Panginoon sa atin nung tayo po ay nag-receive sa Panginoong Jesus, na nanampalataya sa Panginoon. Siya pa rin po ang maungusap sa inyo. Ano yun po ha? Ang ninanais ng Panginoon para sa atin ay hindi po tayo matakot. Ang ninanais ng Panginoon sa atin ay tayo po ay mag-stand sa ating feet. Maski merong humahadlang, kapatid, tayo po ay sumunod. Tayo po ay manindigan. Tayo po ay tumayo. Saan po? Sa sinasabi ng banal na Espiritu at ng salita ng Panginoon. Doon po tayo mag-stand. Yun po, sabi ng salita ng Panginoon, ang nakikinig daw po at gumagawa, eh yan po ay, ano po, yan po ang magandang pundasyon na ninanais ng Panginoon para sa ating po mga buhay. Amen. No? Pastor James, yung Galatians 4 verse 6. Opo, napakaganda po nito, Pastor. Dahil nandito pa lang tayo sa lupa, pwede na po natin siyang tawaging Ama. Amen. Sabi niya, and because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. May guarantee talaga, Pastor. Mm-hmm. Imagine mo, pwede ka nang tumawag sa Panginoon ng Abba, Father. Siyempre, parang tao yan. Hindi mo naman tatawag yung tatay yung hindi mo tatay. Sabagay. Hindi, nakikitatay lang. Merong nakikitatay, pero yung pag sinabi natin talagang totohanang tatay, pag sinabi natin tatay ko yan, talagang nasabihin ng tatay, anak nga yan, anak ko talaga yan. Ginagarantiyahan niya. Inuulit niya, kinoconfirm. Tama yan, no, Ryan. Kasi po, yung tunay pong mga anak ng Diyos, yung tunay pong mga sumusunod sa Panginoon, ay kino-confirm po yun ng Diyos sa mismong buhay po nila eh. Una po din yung holiness. Pangalawa yung bawat ginagawa po nila ay may pagkatagumpay. Yung bawat gawa po nila ay mayroong pagbibigay ng honor sa Diyos. Kaya po ang Panginoon,
kino-confirm din na itong lingkod ko na ito, itong anak ko na ito ay tunay kong ang lingkod at tunay kong ang anak. May merong ano eh, merong characteristic similarity. No? Sabi ng Biblia, God is holy. Be holy. And then who must worship him must be holy as well. Hindi naman sinabi ng Biblia na God is holy and then who worship him kahit na hindi holy. Hindi po ganun eh, no? Hindi. Amen. Meron talagang similarity. Hmm. No? Kung gusto niyo pong sumunod sa Panginoon at kayo garantisado na mga anak ng Diyos, yung pong authenticity doon ay yung mga characteristics ng Diyos ay nasa inyo rin, Pastor Rick. Oo nga, Pastor Rick. Yung pagtawag ng Abba Father, parang sa tao rin yun eh, na before, yung isang inadopt, yung adopted na child, you know? Magkakaroon lang siya ng authority na talagang maging legal. Para tumawag. Tumawag. Pag siya inadopt na siya, Pastor. Foster. Pag wala yung adoption paper, wala, hindi siya kasama doon sa kanya. Ano. Wala po nagko-confirm. Walang nagko-confirm. Even as eh, di ba inadopt din tayo, by adoption, inadopt tayo ng Panginoon? May adoption eh, inadopt tayo, kaya tayo naging anak ng Diyos. Pwede ka nang tumawag. Pwede you were given an authority, you were given a child of God. That kind of ano, right. Rights to call him Abba Father. Doon nagsimula yan sa Gospel of John chapter 1 verse 12 din. Give us the right maging anak ng Diyos. Pastor Pidel. Kaya nga po, isa sa mga katotohanan po ng salita ng Diyos na yung ang isang tao po na naniwala sa Diyos ay binigyan po niya ng karampatang maging anak ng Diyos sa mga totoong sumampalataya at tumanggap sa Panginoon. At ang pag-angkin po bilang anak ng Diyos at pagtawag po sa Ama ay ipapatunay na yung Espiritu ng Diyos ay sumasa sa atin ay mayroong pangumuhay na talagang katotohanan. Nawawala ipagsinungaling at namuhay po tayo ng may katwiran. Ito po ang isang lehitimong anak ng Diyos na may karapatang tumawag na Ama, Ama. Dahil hindi namumuhay sa kadiliman, kundi sa liwanag. Oh, siyempre, kung Ama mo nasa liwanag, hindi eh, nasa liwanag na rin. Pastor B. Yeah, ang isa pa pong mahalaga po yung guarantee po dito yung na Holy Spirit. Remember yung promise ni Jesus Christ before He died, ay nangako siya na I will send my Holy Spirit. And that happens, yung guarantee na yun, yung pangako ng Panginoon bago siya mamatay, ay nangyari yon sa Acts chapter 2. Yung promise niya na I will send the Holy Spirit. Nung nag-gather po yung mga sons of God, consider po natin na pili na kasi yung 120 na mga anak ng Diyos na nag-gather together. And yung pangako ng Panginoon sa kanila na, ni Jesus Christ ay nangyari. That guarantees na that happens kasi nagkaroon sila ng infilling of the power of the Holy Spirit or they experience the power of the Holy Spirit. Yung pangako ng Panginoong Jesus sa kanila ay nangyari. So guaranteed yon na the Lord gave us His Spirit. Amen. Napakahalaga po nung garantya niyan, sabi ng 1 John chapter 3, verse 24, James. Sabi na, now he who keeps his commandments abides in him, and he in him. And by this we know that he abides in us, by the Spirit whom he has given us. Kaya po yung Espiritong ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi lang po natin tinatawag siyang Ama eh. Tinatawag niya tayong anak. No? Ang balik mo, pagtawag mong Ama, Pastor Rick, pasabihin ng Ama, anak nga kita. Kasi pwede tayong maging tumawag lang ng Ama, pero kung hindi naman sumasagot ang Lord na anak naman kita, so parang we are living in a fantasy. Opo. Sasagutin siya, who you, Pastor? Hindi anak yan eh. Parang yung mga ano, classmate mo nakiki... Lastly, yung 1 John chapter 4, verse 13, James. By this we know that we abide in Him, and He in us,
because He has given us of His Spirit. Yun. Kaya kung wala kang Espiritu ng Diyos, hindi ka talaga anak. Amen. Amen. Isang garantya na pagiging anak natin sa Diyos, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay suma sa inyo. Mm-hmm. Garantya yun, Pastor Rick. Oo nga, Pastor Rick. At yun ay nag-uumpisa, Pastor, nung the moment we receive Jesus Christ, Amen. The Holy Spirit indwells imparted. In us. No, imparted sa atin. I-imparted. Yeah. Napakadali na naman po ng oras, ano? Oo. We're praying to God na sana po nakapag contribute kami sa inyong kaalaman, sa patuloy po natin pag-aaral ng salita ng Diyos as we go on with the different topics concerning our spiritual growth and understanding about the Lord. At magbibigay po ng huling mensahe si Pastor Fidel sa ating pumpaksa sa araw na ito. Pastor Fidel. Basahin ko lang po ulit ito sa 1 John chapter 3 verse 24. Sabi po rito, "Now he who keeps his commandments abide in him, and he in him, and by this we know that he abides in us by the Spirit whom he has given us." Nasabi po doon, ang sumusunod sa kalooban ng Diyos at nanatili nito, ito po yung talagang nanatilis kanya yung Banal na Espiritu. Ito po yung sinabi ni Paul sa ating key verse kanina, no? Na kami ay tinatakan ng Banal na Espiritu ng Diyos at ito yung nagsisilbing katuparan ng pangako nating Panginoon. So, mga minamahal, mga magulang at kapatid, pagtibayin po natin ang ating pananampalataya sa pamagitan ng pagsunod sa Diyos at sa pananatili natin sa Panginoon na sa kabila natin naranasan ngayon, nandito tayo sa pandemic, kalamidad, manatili po tayo sa Diyos nang maging matibay ang ating relationship sa ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos, maraming salamat po. Sa lahat po ng ating taga-subaybay at taga-pakinig at bahagi na rin po, more than a year na rin po tayo sa ating gawain at napaka-halaga po yung salita ng Diyos sa atin na ito po yung works ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya. Now, in response po, dapat po ay gawin po natin like Deuteronomy chapter 6 verse 5, "Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength." Dapat po sa ating pagtugon, kung nakita po natin yung work ng Panginoon sa ating buhay, in return, mahalin po natin at paglingkuran natin ng Diyos ng buong puso at ating kaluluwa. God bless you. Sa mga nakikinig po at sumusubaybay sa Bible Study on Air, basahin ko po itong John 15 verse 5. Sabi dito, "I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing." So, mahalaga po yung ating pananatili sa ating Panginoon. Bilang siya ang vine, tayo ay mga branches niya. Dahil mamumunga lamang po tayo kapag tayo ay nanatili sa ating Panginoong Hesus. Pagpatuloy po natin yung ating pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Salamat po. Sa bawat isa na patuloy po na sumusubaybay dito po sa ating pong Bible Study on Air, let me encourage you noong salita ng Panginoon, no? 2 Corinthians chapter 5 verse 20, sabi po dito, "Now then we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God." Kaya nga po mga kapatid, nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, tayo po ay tumanggap at nanampalataya sa Kanya, meron pong pangako talaga na ipinapapadala ang Panginoon sa atin. At yun po yung Banal na Espiritu. Yan po yung magbibigay ng, ano po, ng marka, yung mag-anoint po sa atin. At para tayo magamit para sa kanyang purpose para sa ating mga buhay. Tandaan po natin, kaya po tayo niligtas ng Panginoon upang ang bawat isa sa atin ay magamit niya. Ambassadors tayo eh. San man tayo ipadala ng Panginoon sa ating pong mga tahanan, sa ating pong mga pamilya, kamag-anak, at sa iba't ibang mga ano po, lugar po. No? Tandaan po natin, ang ating pong Panginoon ang nakikita sa ating mga buhay. Nawa sa ating pong pananalita, sa ating pong pag-iisip, gayon din sa ating pong mga ginagawa, maging sa ating pong paglilingkod, ang Panginoon ang makita sa ating pong mga buhay. Hayaan mo ang Banal na Espiritu ang mangusap sa iyo, gayon din pakinggan mo
ang sinasabi niya sa iyo. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Sabi ko mga giro na taga-subaybay ng Bible Study on the Air, mapagpalang kayo po sa inyo lahat at naway na encourage po tayo at magpatuloy po tayo sa pagsunod po at paglilingkod sa ating Panginoon, especially na naunawaan po natin, no, kung paano po tayo napasimulan sa paglago hanggang sa paano po tayo binigyan ng anointing, ng selyo at garantiya ng Panginoon. At bago po tayo magtapos, iwan ko po sa inyo ang salita ng Panginoon sa 1 Thessalonians 5:23. Now, may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, who also will do it. Patuloy po tayong manatili, patuloy po tayong mag-abide sa ating pong Panginoon, sapagkat yung kanyang pangako na tayo po'y bibigyan ng buhay na walang hanggan at ipe-preserve po yung ating buong buhay hanggang sa muling pagbabalik po ng ating Panginoon, siya po'y tapat. Siya po'y gagawin niya po yun. Hindi po siya nagbabago hanggang sa huling oras. Papagpalang kayo po sa inyo. Amen. Sa 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10, basahin ko po sa inyo. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Sa verse 10, who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Pinapakita po ng salita ng Panginoon na may ginawa ang Diyos. Pinili ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos. Sa pagtugon mo, may ginawa din ang Diyos, in-establish ka niya, in-anoint ka niya, sinelyohan ka ng kanyang Espiritu Santo. At sa pinakahuli, talagang may guarantee ka na. Kapatid, sinasabi ng salita ng Diyos na royal priesthood ka, chosen generation ka, holy nation ka. Pinapakita ng salita ng Diyos na walang pagdududa, walang sinasabing hindi ganon. Kaya kapag may bumubulong sa tenga mo at sinasabing hindi ka anak ng Diyos, alam mo nang sa kabila yun at hindi yun sa Diyos. Kailangan naiintindihan po natin na hindi po tayo nalilinlang ng kalaban. Yung kapag tinatakot tayo, alam mo naman kung sinong ang backer mo, ang Diyos. Kapag pinagbibintangan ka, alam mo naman sa konsensya mo, alam mo naman kung ano talaga ang ginawa mo. Kaya ang pinakamahalaga ngayon, may ginawa na ang Diyos sa iyo. Magpatuloy ka sa paglakad mo sa Panginoon, magpatuloy ka bilang chosen people, a holy nation. God bless you po. In all honesty, God is giving us a ministry for us to fulfill. He called you to ministry. Ang isang palatandaan ng katapatan ng Diyos. Now, our ministry and mission is complete till He comes. That the works of God in the believer's life is complete in God through Christ Jesus. Ang katapusan po at kakumpletohan ng tawag ng Diyos sa atin ay yung tayo po'y nananatiling tapat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi po tayo natitinag. We are not moved by problems, trials. We will not be moved by situations, sickness and diseases. Remember Romans chapter 8, verse 38. It helps us to understand that no one can separate us from the love of Christ. Kaya po, dalangin po namin sa inyo na tayo po ay magpatuloy. May pandemya man o wala, sabi nga ng Biblia, in season, out of season, preach the gospel. Payag po natin ang kabutihan ng Diyos sapagkat yan po ang magliligtas sa maraming kaluluwa sa huling araw. May the good Lord continue to bless you. At ang ebanghelyo po ng Panginoon ay sama-sama po nating may pangaral ang purong salita ng Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik.
in behalf of all the pastors and workers, we would like to invite you. A sinner's prayer will be led by James. Tayo po yung muko, tayo po yung manalangin. Amang Diyos na banal, salamat po. Mula sa araw na ito, naunawaan ko at narinig ko ang iyong ebanghelyo. Salamat po, Panginoon, dahil tinawag mo po. Ngayong oras na ito, ako po'y tutugon, ako po'y susunod, at tinatanggap ko po ang iyong bugtong na anak ni Jesus sa aking buhay bilang aking tagapagligtas at bilang aking Panginoon. Ngayong araw na ito, Panginoon, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay at kasama ng iyong pangako, ito po ang mangyari sa aking buhay ngayon. Turuan mo ako, Panginoon, tulungan mo ako na makasunod sa iyo. At sa huling pagdating mo, ako po'y laging handa para salubungin ka, Panginoon. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen po. Kung kayo po'y nanalangin sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon, na sinasabi po ng salita ng Diyos, kayo po ay magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. In behalf of all our pastors here at United Christian Fellowship at ang ating pong mga manggagawa sa Bible Study on the Air, ang lagi nagsasabi sa inyong pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa susunod, salamat po. Waiting.